dito ako para narinig ko siya. Sa kitchen siya eh. So, maririnig ko siya. At least hindi maaraw. Oo nga eh, kaya nandito ako. Ayoko nang init. Kumusta po? Buti po, makabuti. Malaki po yung bakuran. Parang malaki yung bakuran. Opo, ayan niyo po. Para patingin ko po sa inyo sandali para makita niyo po. Wow. Yun po yung pool nandoon. Oo. Nagsiswimming ako. Kaya sumakit yung balikat ko kaya hindi na ako nagbalik. Ito po lang yung bahay. Ito po yung back house ng back lang po to ng bahay. Pero sa front maluwang pa. And may lemon po kami. Yung parking po namin nandun pa sa likod sa may alley. Tapos may back house diyan po si pastor pag nandito siya. Okay. Yun po yung bahay maluwang. Ay, ano pala si Sterpe. Morning, Tita. Morning, sister. Yun po yung bahay. Kaya po malaki po yung iniikutan ko dito. Dito po ako nag-walking. Sister, sana ipamana sa iyo. Meron po anak eh. Meron siyang pamilya. Ha? Sa Beverly Hills. Sa Beverly Hills. Sa may, malapit kami dyan sa may Santa Monica. Sa may street dyan. Sa may mismong Beverly Hills, city proper po ng Beverly Hills. Kaya walking distance lahat. Nawala si Tita Fe. Baka walang sound. Mm-hmm. Mga bundukin din dyan sa Beverly Hills. Opo. Siya lang mag-isa dito. Kami lang dalawa every day. Mm-hmm. Wala pong bumibisita kundi pag may bisita sa labas lang si dito lang sila sa may side na to. Kasi dito ko po ha. Ilan ang anak niya? Isa na lang po, namatay yung isa nung dalaga siya. 50 years old yung namatay, kasama niya dati dito sa bahay. Oh. Tapos ngayon isa pong anak niya nasa Agora Hills pa. So mayroong bahay doon. Mm-hmm. Tapos yung dalawang apo niya may sarili na rin. So ganun-ganun lang. Kaya siya lang mag-isa dito. Mm-hmm. Ayaw niyang magsama sila. Hindi daw sila pwede. Eh, ganun naman po talaga dito yung mga ayaw nila ay nakikisama sila. Yeah. Hindi sila usulan eh. Po sila. Meron, di po sila nasama. Hindi katulad natin. Gusto natin yung mga magulang natin, yung mga ano natin, sama-sama tayo. Dikit-dikit tayo sila. Dikit-dikit. Hindi pwede po. Morning, Brother Bong. Good morning po. Good morning po. Lahat. Sir Fe, Moranen. Good morning, good morning. Tafe, yung ano mo, yung camera mo, nakabaliktad. Saka ganun, no? Yung nga sa akin, nakalambitin eh. Kaya hindi ko na ano, umiikot na ang ikot eh. Prayer focus po natin for this day. Si Pastor Manny po, tsaka si Sister Hansel, kasi nag-open na po yung in-person gathering sa San Fernando Valley. Sa Silmar. Silmar ba yan? San Fernando. Opo, sa Silmar. Sa mission, sa San Fernando mission yata yun. Mm. So, meron silang service ng 9 o'clock. Eh. So, they won't be able to join us. So, he asked me to lead the prayer meeting today. Yung prayer focus po sana natin for this morning is kung kayo yung tatanungin, ano yung kumbaga, we need to get ready kasi doon sa papasok na ano eh na pagbabalik natin sa simbahan. Pangalawa, bagong taon na, siyempre. So, nakita na tayo ng hopefully magkaroon ng flattening of the curve, bumaba, magkaroon ng vaccine, sunod-sunod na yan eh. So, we need to be ready.
kung tatanungin kayo, anong ministry ang dapat nating i-revive, i-reopen, i-restart, o kaya pasimulan? Pasimulan, halimbawa. Bob, yung kay example. Siguro, let's pray for, bawa number one, children ministry. Ayan, bawa. Ayan. So, kayo, ano yung sa palagay nyo na, na pwede nyo, na, na naiisip ninyo? Bawal, alimbawa nga, children ministry. Sa children ministry po ba, kanyo? Halimbawa po, sige po, ano po yung tanong niyo po? Sorry po. Opo, kasi kung sa children ministry po ba, ano po ba yung under sa children ministry? Ano po ba yung dapat gagawin natin yun? Is it just a Sunday school for teach for Sunday for children? O ano po yung mga age nila? Tapos po, meron po pa tayo dapat na maging ano sila, yung maging they will be interested in something else aside from the Sunday school. Meron po silang una, siguro yung prayer, particular yung children ministry. Una, magkaroon tayo ng mga ng kids. Kids, opo, kasi kids. We'll attend the church. Parang ganun. Yeah, kids muna po, okay. Muna natin. Pangalawa, siyempre, may ano yan, may mga levels yan. Merong, may mga opo. Toddlers. Parang ano rin, parang skwelahan din. Merong grade school, middle school. No? Iba pa kasi yung tinatawag na, na youth ministry, no? Youth, opo. Iba pa rin yung mga teenagers, ano, you know, tsaka ang youth, yung teenagers. Wala tayo. At tsaka mga college, no? So, yun yung, ano, unang magkaroon tayo nun. Physically, magkaroon tayo ng attendees ng gano'n. Pangalawa, ma-reestablish natin yon. Pangatlo, bigyan tayo ng Lord ng teachers, no? Yung mag-lead doon, mag-lead sa mga yon na same age or baga may passion doon. Pang-apat, not just teaching, not just to have a Sunday school for them, but yes, to have a program for them na na they will be interested na halimbawa magkakaroon music sila po, sa music. Yeah, magkakaroon sila ng supposedly kasi ang simbahan kadalasan youth ang humahawak ng ano ng praise and worship kasi praise yung nila hilig nila yun. Magkaroon ng involvement sila in terms of halimbawa meron silang sariling retreat, may sarili silang Friday night or life group. Tapos, they will be involved in community service and so on and so forth. In preparation for them na kapag nagkaroon na sila na edad, sila naman yung next generation church leaders. Parang ganun. So, particularly kasi we need to pray for this particular ministry. Dahil sila yung magiging next generation, Joshua generation. So pag wala sila, kumbaga, mamamatay ang simbahan natin. So dapat we need to pray for them. Not necessarily our kids, no? Kasi may idea kasi minsan na gano'n, na kumbaga, ang next generation natin, yung kids natin. Base sa observation ko sa maraming simbahan, mostly talaga, no? Mostly, the second generation kids either nagsisimba sa ibang simbahan or pag they start their ministry. But ang nakikita ko dito base naman sa observation ko, yung ibang yung mga in second generation natin usually sinusupply yan ng mga paparating ng mga bago na galing ng Pilipinas, no? So, kasi ang dumadating dito, hindi lang naman puro may edad eh. Madami rin bata. Marami rin grade school, marami rin college. So, and usually, ano sila eh, hindi naman sila sumasama agad sa mga Amerikano. Ang hinahanap pa nila Pilipino.
So, mas mahirap pa yung mga dito pinanganak kaysa yung mga galing sa Pilipinas na maservisyohan natin. So, yun. Yun lang yung, kumbaga, para lang magkaroon kayo ng idea about children, youth ministry, or pwede rin na men's ministry, couples ministry, so on and so forth. Kayo, sa palagay niya, anong ano natin? Ano na? Sa akin po, that is our, ano, yun po yung kulang sa atin. We don't have any children. Wala po tayong mga youth na tayo, halos tayo po magkakaedad, pare-pareho yung age natin o mas matanda. Kaya yun po yung mas, wala po tayong mga ganong klase ng ano sa mga youth. So, hindi po tayo makapag ano sa kanila. So, yun po siguro yung kailangan natin. Na pag-pray natin, we have to pray for it. At saka kailangan po maging ano sila. Kasi katulad po ng mga kids namin, yung anak ko po, yung dalawa kong anak, they don't attend in a Filipino churches. Before they used to attend, para pong ganun. And ang sinasabi nila sa akin, it's better daw na mag-attend sila sa mga ibang churches, like yung sa mga puti, yung mga ganon. Kasi parang walang ano, buhay. Walang buhay. Hindi, sa mga puti o sa mga ibang churches na iba, yung parang napakabuhay nung ano. Ano nila. Di ba, alam niyo po ba yung ano natin? Yung sinasabi ko. Kasi kaya hindi po namin sila masabihan na dito kayo. We can never ano sila. Hindi po namin sila doon kayo kasi they have their own . Kung saan po sila nag-grow, kung saan sila mag-grow, kung saan po sila makakapag rinig ng salita ng Panginoon. But hinahayaan lang po namin sila kung saan sila mag-fit ganun. So yun po yung ano natin, kaya siguro yung mga ibang kids, yung mga iba, ano, ba't wala yung mga anak natin? Kasi they have their own, ano na po eh. Hindi na natin sila mapipilit, mga ganun. May option sila. May option. Kasi hinahanap nila yung something sa ibang churches na ganun. Yun ang palaging, kasi yung mga youth sila eh. Yung bang active. So they want something else na parang... Understandable naman yan. Bawa, yung kasi may factor din na, kumbaga, nandiyan na yung... Parang tayo, nung bata tayo, magsisimba ng parents natin. Kasi parang, alam niyo, parang ganun yan. May factor din yun na, halimbawa, bakit tayo, hindi rin naman tayo nag-stay doon sa dati nating simbahan. Kasi yeah, right. Kasi mga pagkakataon na binubunot ka ng Diyos at nilalagay ka sa ibang posisyon. Pero ang target market natin, yung mga Filipinos, kasi after this pandemic, for sure, magkakaroon na naman ng diaspora, magkakaroon na naman ng immigration. Tandaan nyo, pag kumuha ang US sa Philippines, hindi lang naman sila kumukuha ng worker, ng 30-year-old to 50-year-old. Merong mga anak yon, may mga kapatid yon, may pinsan yon, merong pinipetition na anak, may pinipetition na manugang, whatever. Meron tinatawag na chain migration. At kung titingnan niyo yung mga simbahan ng mga Pilipino, kaya pa rin nananatili yung tinatawag na Filipino speaking, 99.99% na nagtatagalog lahat sa simbahan. Kasi halos lahat ng mga pumapasok sa simbahan ay mga born outside the US. No? Kumbaga, tasang kamay ko na doon sa mga pinanganak na dito. Okay na. Kumbaga, sige na. Hindi ko na tatargetin yan, kumbaga. Pero meron talaga tayong specific target market na pwede nating i-offer, lalo na nasa LA tayo. Nandyan kasi unang sunan tao. So, pwede tayong maging in service to them sa market na to. No? Kaya nakikita ko na ngayon pa lang dapat simulan na nating ipanalangin. Kasi ako, pananiwala ko, ang Diyos ang nagdadala ng tao sa simbahan. Hindi naman tayo . Mag-iimbita tayo. Pero, yes. Sa totoo lang, kung tatanungin mo lang
sabihin mo lahat ng members natin, paano ka napunta dito sa simbahan na to? And then come to think of it, hindi siya dahil sa tao. Diba? Kumbaga napunta tayo lahat sa simbahan na to kasi dahil sa Diyos. Talaga nilagay niya tayo dito. And there will be a lot of people na ipapasok niya and we need to be ready. So kaya pinag-uusapan natin specifically yung mga ministry. No? Others are children, youth, men's, women's, diba? Couples, worship team. Ano pa yung naiisip niyo na pwede na, kahit yung meron na tayo ngayon, gusto nyo lang palakasin, gusto nyo establish, di ba? Prayer team is one good number meeting. One. Prayer team, yeah. Pastor. Apo. Nung nasa Canada ako, meron sila dong youth meet, what you call this? Yung mga Filipino na mga youth na galing Pilipinas na nag-move sa Canada. Mm-hmm. Is parang group yun na para sa adjustment nila. Parang ano, parang assimilation, no? Assimilation. Ganun ang, kasi in-enroll namin din yung pamangkin ko before. Mm-hmm. Makikita mo rin puro Pilipinong bata. Mm-hmm. Na iba-ibang age group. Tapos that there, tinuruan sila kung paano. Para magkaroon ng peer group. Parang green-up mo lang sila. Meron silang lesson about sa church nga. Mm. Sa ano, Christian. Tapos meron sila yung mga music. Yung parang hahanapin nila yung skill nila kung saan sila. Exacto. Yun yung gusto natin na maging in-service. You know? Kasi limbawa po, galing akong Pilipinas. Magulang ako sa US. Bawa lang ako bilang nurse. Wala pa akong alam sa US eh. Hindi ko alam kung paano pumunta ng DMV, paano kumuha ng SS, paano. We can be of service to them. Pwede natin sila. Yun yung ginawa sa kanila. Pwede. Though actually, project yun ng parang sa kanila kasi may mga yung ano eh, di ba yung sa mga bata, yung parang social, hindi social, OSOCW, something na ganun. Mm-hmm. Ang nagma-manage na yung puti, mga Canadian. Yung kung, per ano yon per country, kung saan ka country. Tapos parang para ma-feel mo lang na at home ka or hanggang sa ma-find mo yung way ng ins and outs ng ano ng for example sa California. Mm-hmm. Yun yung nag-guide sa kanila. Dumadami sila doon. Tapos yung mga graduate na rin nung sa school na yon, they kept coming back. Mm-hmm. So, hindi na matay yung ano yung hindi na wala yung ano yung group na yon. Mm-hmm. At hindi mawala kasi parang rugby dumadating eh. Oo. yun yung nakita ko doon. Tawagin natin siyang ano assimilation ministry. Para assimilation. We can help people na bagong dating na mag-assimilate dito sa US. How about you, Tita Fe? Ano po yung naiisip nyo na pwede nating buksan, pwede nating i-revive, or kahit existing ngayon, pwede nating mas papaganda pa, makontinue? Kayo po, Tita. Sister Fe. Ayun pong, yung kay Stephen, yung sign language. Oh, yeah. Oo, dati pa nating inaano kasi yun. Kasi hindi siya nakikinig ng ano eh. Kailangan meron yung habang nagsasalita ka, meron lumalabas na yung words. Sign language. Oo. Ano? o kaya po, Pastor, ganito po. Halimbawa po si Stephen, siguro po, yung sign language ng hello at kumusta ka, paturo po natin sa kanya. Gawin natin yung word and tapos paturo natin yun para kahit na tayo lang, mag-greet natin siya ng hello, kamusta ka, how are you doing now, parang ganun. Paturo po tayo sa kanya yung mga time na nagkumakain tayo doon para magkaroon po siya ng interest yung bata. Yeah. Yung mga sign language. I agree. Kasi hindi po niya naintindihan eh, kahit na nandun siya. Mm-hmm. Niya narinig eh. Dapat kasi dun sa sinasabi ng ano. Let's pray. Okay yun. Okay po yun. Let's pray for a person
na marunong mag-sign language at nakapagsalita. Kasi that's, madaming Pilipino namang ganun na kayang mag-sign language at the same time, kayang magsalita. Para tayo mismo, buong church, no, matuturuan. Plus, matuturuan. Pwedeng habang nagpipreach, eh, meron nagsasign. Meron. Right. Opo, yun po sana kung merong ganun. Another po. marami po sa ang hindi nakaka-join ng Zoom kasi marami sa majority sa member hindi marunong gumamit ng ano cellphone yung mga link. So, parang i-update lang sila sa technology. Ano kaya natin ano yun, parang magkakaroon tayo ng one-on-one teaching or learning or training para na? Hindi po. Kasi po, dapat kasi sa, lalo yung mga sa mga old, actually, kahit hindi po. Yung pong, halimbawa, paano makukuha yung makaka-join ng ano, malilink yung, kasi mga advanced ang cellphone nila eh, nakita ko yung mga ano, pero marami tumatawag sa akin paano i-down ng Zoom link, paano yung mga ganon. Eh, hindi ko naman sila maturuan sa cellphone. Kasi kahit na anong turo ko, hindi sila nakakasunod. Kasi nasa cellphone lang eh. Yeah, actually, ano rin eh. Medyo struggle din kasi yan in a sense na paano specifically natin sila matutulungan. Kasi everything naman... Meron pong, di ba po yung sa church, may di ba meron dong naililink mo yung computer sa screen? Mm-hmm. One by one siguro from there, may isang mag-guide. Mm-hmm. Tapos sabay-sabay yung mga marunong hindi mag-link para po makasunod sila sa online na ano. That's possible. After ng service, pwedeng kumain tayo ng 5 minuto. Parang how to join Zoom. Parang ganun lang. Yeah. Parang parang infomercial. Parang infomercial. Parang ganun. Mm-hmm. Tapos po, malapit na rin ang election, so dapat ma-inform na rin kung sino yung mga taong kung worth it o hindi. Yung isa-isang i-info sila kung ano-ano. It's up to them kung choose nila kung i-vote nila yon. Parang current events update. So parang guidelines, parang gano'n. Parang, kasi we're not in a position to tell who to vote eh. We are in the position to guide people how to vote, no? Kumbaga, how to choose their candidate. Pero we can... Aside from those, mga, for example, this is for the adults, yung update ng current events, kung ano nangyayari sa paligid, the same time, some kind of livelihood orientation. Yung current events, pwede natin ano yan, i-tackle na dun sa kamustahan. Kumbaga, aside from nagkakamustahan tayo, we talk some certain issues, no? Kumbaga, ano... Pero po, ano, ilan lang tayo? Yun lang. Totoo yun. Yun lang. Unlike in church, kung merong at least mga 10 to 15 minutes lang, parang, oh, this is what's happening, ito na po yung karan, ganun-ganun, bakit nangyayari yun? Mm-hmm. Yeah. Yung update session, parang ganun. Mm-hmm. Yeah, that's good. That's a good suggestion. How about the others? Ano pong pwede niyo pang i-suggest? Bago tayo pumunta dun sa personal ano natin. Ikaw, Brother Bong, may suggestion ka? Sa akin, Pastor, siguro i-revive natin yung men's and ladies ministry para maging fun ba? Active ulit. Medyo nag-develop dahil nga bukod sa COVID, bago dumating yun, nag-plato na tayo yung kundukan natin yung participation. So, siguro, ministry, yung ma-enhance natin yung kung ba yung relationship, the fellowship, saka yung isang kung pa, ministry, I think, yung the praise and worship para
kailangan makarecruit tayo ng bagong members. Mm-hmm. I think to the praise and worship, tawag dito, makakuha tayo ng mga youth. Tama. Ayun nga, panit ng parang passion nila or dyan sila natutuwa ba? So, ayun ang pastor. But, habang pastor, galing nga pala kami sa church, ano? Opo. May din lang kami. So, nabalitaan po. Naging funny. Sa Korean, nag-hold nito ng service, including English pala. Yung Spanish, doon sila sa parking lot. Yung Korean, doon sila sa courtyard. Mm-hmm. Yung English, doon sila sa... I don't know kung why, diba sa building sila. Mm-hmm. Antay, so, ayun. Sa ano mo, sa point of view mo, is it possible na bumalik na tayo? Kasi hindi naman tayo ganun kadami. At ang laki ng simbahan natin. Kung pag-uusapan lang. Oo, silang tayo. Yeah, kung 6 feet apart lang, eh, talagang kaya nating i-provide yun. Eh. Will that be okay sa government? Will that be okay sa MCB? Ano pong ano nyo doon? Anong patagay nyo? Sa tingin ko, pastor, sa ngayon, ano? Palagay ko, so pwede na eh. Mm-hmm. Social distance. Mm-hmm. Maluhang sa yung kwan natin, yung Wiley Chattel. Tapos, sa mga pinto, mga ganun ba? Mm-hmm. Ang concern lang kasi, pagka enclosed, kung nagkakaroon ng kwan eh, yung hawa-hawa ba? O yung imiikot yung unlike hangin. O, oh, walang labasan at papasukan yung hangin. Mm-hmm. May dalawa tayong pinto. Open air. So, ibig sabihin, walang gumagamit nun ng church natin kasi nasa labas sila lahat eh. Yun lang, mahirap ang parking kasi kung lahat natin sila sa parking. Tama? Oo, yung parking. Oo, yung panit nasa parking. Naglagay sila ng malaking kubol. Nakita ko yun. Sa may kainan, sa may ano, Spanish sa likod. Hindi ba mainit? Hindi ba sila naiinit? May marami pong puno doon eh. Mm. Pastor, medyo malamig. Kumako na, hindi naman malamig, kundi... Malamig na po. Ano weather ngayon? Medyo... Malamig sa LA. Mainit sa parking. Pero doon sa likod, yung sa may mga puno, maayos naman. Kasi sa board meeting yan, yung pag-uusapan natin eh. At tayo mananalangin na. Mabuti nga ngayon, panalangin na natin para ready na tayo mag-decide sa Sunday. So, tama-tama, bagong buwan at pwede tayo magpasimula ulit. So, yeah. Lagay natin doon. Reopening, ano? Panalangin natin, reopening. Ayan. Ayun, Pastor. So, hopefully, na-excite yung mga tao, mga members natin. Pwede natin i-rally na. After 5 months, tagal. Oh. ano po yung target date natin kung if ever na mag-open tayo, mag-review? Kasi, nagluwag si Governor. Tapos, medyo maganda yung performance konti ng COVID. Plus, kung tatanungin, yung ating pwesto, we can afford the 6 feet kasi based dun sa number natin at saka based dun sa laki ng simbahan natin, kayang-kaya natin yung 6 feet. All we have to do is to ready lang yung mga sanitizer, yung mga markings, yung mga ganun. And we're ready to go. We're good to go, actually. We just have to ask the board and let them decide on this matter. So, kaya importante mananalangin tayo ngayon. At saka, yung clearance ng Diyos. Kasi we need to strike a balance between fear and safety. Kumbaga, hindi naman, kumbaga,
pupunahan natin yung kapakanan ng tao natin. Kailangan safe sila. They feel safe. Pangalawa, hindi rin naman po pwede tayong laging nasa bahay kasi mamayani yung fear. We need to strike a balance between the two para alamin natin kung kailan tayo papapaligin ng Diyos. Importante guys, yung go signal ni Lord eh, para wala tayong problema. But it seems like na everybody's going back. Kasi inoobserbahan ko eh. Halos lahat ng simbahan. So, let's see. Tama-tama. Baga magpahuli tayo ng konti para konti lang para matansya natin kung ano mangyayari sa kanila. We can decide. So, ano pa yung naiisip niyo bago yata yung mga personal request ng ibang oras? Yung po bang praise and worship? Ano po yun? Parang yun ang Wednesday natin o Saturday na ano yun? Ano po yung specific date na day natin doon? Na ano po? Kasi yung praise and worship po ba? Yung praise and worship. Kasi po yun, aside from the Sunday service, we should have praise and worship. Tama po yung sinasabi ni Brother Bong. Kasi to attract or to yung mga youth na ganun. Kasi di ba yung praise and worship, it's ganun tayo nag-umpisa sa mga ganun eh, sa mga ibabang churches noon. Pwede po natin i-ano yun. Kung ano po, kung aling araw, ano po yung specific na ano natin. Yung praise and worship, syempre particularly before a sermon on a Sunday, di ba? Sunday po. Pero yung pong sinasabi ko, yung meron po tayong parang Saturday, aside from the Sunday service, we should also meet once para po yung panggabi, yung parang ganon, yung... Parang ano po, anong pandawag doon? Yung fellowship, it's like fellowship. Opo, parang midweek service, pero hindi siya Bible study. Yeah. Para siyang more on, parang more in, mag-i-invite ka talaga, yung mga ganon. That's the goal, kasi ang tendency, opo, if we have an overflow of Sunday, automatically will be a Wednesday service. Eh. Yeah, opo. Sa presence situation natin, if the same people are coming doon sa Sunday, and then the same people who will come on Wednesday, kumbaga, ano eh, hindi pa siya effective for now, di ba? Kumbaga, we can, kumbaga, broadcasting lang. Pero, ang goal natin is talaga magkaroon ng Wednesday service. Kasi importante siya. Lalo na doon sa mga shifting ang trabaho na hindi sila makaano ng Sunday. Hindi natin i-offer na pwede silang magsimba on Wednesday. So, that's the goal actually. That's the goal talaga. Yun yung parang ating tutumbok. Yeah. Pero as of now, we can't do that because of the number. Pero once we have the number, automatic yan. Una kasi we need to have the number of attendees at saka number of workers. Yun yung goal natin. Pag nakuha natin yun, then we open, reopen tayo ng Wednesday service. At saka magdadagdag tayo ng upa kung magkakaroon tayo ng Wednesday service. Kasi upa natin hanggang Sunday lang. But that's a good problem. Oh. That's a good problem. Yeah. Lagay ko dito, midweek service. Pwede niyo pong tawagin yung hotline service. Yung mga hindi makakaabot ng Sunday. Ano po? Sabi niyo po? Hotline? Hotline. Yeah, hotline. Mm-hmm. Yung mga hindi po. Kasi madaming ganun, sa totoo lang, yung mga ang trabaho ay may pasok sila ng Sunday. Baga, may offer mo ng Wednesday. Yeah, that's good. Lalo na yung mga nurses. Lalo na pag panggabi talaga siya. Okay, panggabi. Yung idea ninyo kasi in the past, nung kinonvert yan siya na Bible study, maraming umalis kasi sabi nila, actually yung time na pwede kaming mag-umattend ng service, exactly kung ano yung idea mo. Sabi niya, wala ka ng time every Saturday, Wednesday lang. Bakit ginawang Bible yes. study, but hindi service? Yes. So, umalis sila. Yes. Okay. So, ano po? The midweek service. Ulitin ko lang po. So, before, may midweek talaga. Tama po? Yung approach ni
Pastora, that lahat talaga yan, Pastor Midweek. Nung si Pastor Manny, change niya sa Bible study. Ah, okay, okay. Ang tumbok natin is to provide an alternative from Sunday. Kasi, halimbawa, nurse ako, hindi ako pwede na Sunday, may pasok ako. Pwede, at least pwede ako matawag ko. Pwede kong tawagin na nag-service ako within a week. Alam mo yun? Kasi may Wednesday na in-offer. Yung tumbok natin. Maybe na maging Wednesday service. Merong may praise and worship. Service talaga siya. Hindi siya Bible study. Yeah. Kasi we can offer Bible study anytime of the week kasi. Pero ang service, talagang dalawa lang yan. Wednesday and Sunday. Di ba kahit sa Pilipinas naman, ganun, di ba? Wednesday and Sunday. May Wednesday and Sunday. And we can provide that kasi nasa central heart tayo ng LA. And alam niyo po, tutuusin, in terms of probability, in terms of statistically speaking, we should be the leading in terms of numbers of Filipino attendees sa lahat ng mga Filipino churches na Nazarene. Kasi nasa LA tayo. Nandun yung mga Pilipino eh. Kumbaga, mas advantage po tayo. Advantage tayo. Nandun tayo sa pwesto na dapat. Ano. Kumbaga, bawa kung maging 100 tayo, 150, 200, that's normal. Actually, that's normal. Kapag nasa valley ka, nag 100, 150, 200 ka, nasa valley, nasa ibang areas sa Ventura or wherever area ng Riverside, wherever area ng LA, kumbaga mega na yon, mega yon sa Filipino church. Pero pag sa atin, that's normal, supposedly. No? It should be normal. Okay. Nandun talaga yung bulk ng Filipinos. And that's a good thing to look forward to. And kung meron kang 100, 150 to 200 attendees, you should have a Wednesday service kasi mag-overflow ka ng Sunday mo. No? Or pagka nag-200 ka, you should have a Vesper service. Ibig sabihin, meron kang alas 6 ng gabi. Panggabi na service, parang gano'n. That's our goal. Kumbaga, if God will permit, if God will allow us. So yun yung ano natin, nilulook forward natin. At sabi nga, that's a good problem to have. Yes. Ipanalangin natin yan, ngayon pa lang. Midweek service. Although may midweek service tayo ngayon, Zoom lang. No? Pero ang gusto natin yung in-person na midweek service. At pwede talagang ano, magkaroon pa ng fellowship. Anything else po? Anything else po na pwede pa nating ipanalangin? Punta naman tayo sa mga personal na papanalangin natin. Meron binanggit si Sister Hansel. Check ko lang po yung phone ko. Si Maria. Maria. Number 14. Si Maria. Ayun, stage 4. Stage 4 cancer, di ba? Opo, Maria of Quest. In Quest yung kanilang ano, na company na. Meron siyang cancer. Panalangin natin siya. Si Sister Terry, siyempre, panalangin natin. Negative. Pastor, may ano ako, may good news na ano, blessing na negative ako pala sa test. Thank you, Lord. Negative po saan? COVID. Oh, thank you. Okay, siyempre. Salamat. Hindi na lang tayo. Yeah. Hindi. Yung maganda, yung prayer po magiging Thanksgiving. Thanksgiving. Ako din po meron Thanksgiving. Kasi po lately, kasi hindi ako nakakapag-attend ng ano na naman. Kasi nagkakaroon po nga ako ng stiff neck. Yung parang ano, yung mga muscles nagkakaroon ng stiff neck. Nag-stiff. Pero lately po, kasi I was really praying so hard po sa Panginoon. Mm-hmm. And the Lord is really answering it. Kasi pag alam po niya yung desire mo, alam po niya yung puso mo, the Lord will really answer our prayer. Mm-hmm. And I really thank God kasi ano po eh, gradually, He is giving me strength. Mm-hmm.
Kaya po, ano, thanks, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Amen. He really answers prayer. Anything else? Yes. Nilalagyan ko ng number para madali natin kung may panalang. Yung office mate na namin na nag-positive. Pangalan niya Trisha. So, kinakumusta ko siya kahapon. Sabi niya, hirap na hirap daw siya huminga. Trisha yung pangalan niya. Siya yung nag-positive sa opisina namin. So, masama pa rin daw pakiramdam niya. Trisha po, Trisha. Oo, T-R-I-C-I-A, Trisha. T-R-I-C-I-A. Trivia yun na ilagay. And also, Pastor, can we pray po ano yung friend namin sa Pilipinas? Ang pangalan po niya is Noel David. And meron po siyang bato sa kidney. Okay. So, malaki na po yung ano niya, yung bato daw na nafe-feel niya. So, nihintay pa po niya yung ano. We are really praying for him na kung kailan po siya ma-schedule for operation, for surgery. Re-remove yun, ano? Kasi malaki. Opo. Malaki na po siya eh. Pero naniniwala po kami sa Panginoon na God will do something. Yeah. Miracles po, para matunaw yun. Para matunaw. Binabaril yung ganun eh, di ba? Binabaril hindi, sa loob. Iba yung sa kanya eh. Kasi ano, hindi... Solid. Ano, oo, so iba yung sa kanya. It's really big na nafe-feel na niya dito sa may kidney niya. Medyo mahirap ang concept. Opo. Kaya, ano po siya, kasamahan po namin sa couples namin sa Pilipinas. Kapampangan po, David ang atin. Kapampangan niya, opo, kapampangan po siya. Pero kasamahan po namin kasi mga couples po kami, magkakaibigan po kami dun sa Pilipinas. So, kayo po si Sir Fe. Request. Pastor, yung kay Stephen, kasi di ba si Stephen na hanggang ngayon, dalawa na lang subject kailangan niya to finish the course. Kaya lang, wala dun sa trade tech sa school niya dati. So, yung isa kukunin sa West LA, isa sa East LA. Yung sa West LA, okay na. Yung sa East LA lang kami nakakaproblema. Hopefully, we can finish it by tomorrow. Although, okay na yung professor. Mabait yung professor. Very, very supportive siya. He's willing to support Stephen sa studies. Kaya lang, hindi kami maka-register. Yun ang nagiging problem. Kasi, yung prerequisite na nakuha niya sa LATTC, ayaw tanggapin ng computer sa ECA. So, we're working it out on tomorrow. Mm-hmm. Hopefully, matapos. So, pagkatapos ng tita, ano na, graduate na si Stephen. Tapos na siya, Pastor. Saka, isa pa, Pastor, ako yung, kasi medyo naghihingaro na rin ang budget. Although ayoko talagang lumabas, pero I really have to. Bala ko, September, second week ng September, babalik ako na office, but I do not know kung anong gasabihin ng boss ko kasi talagang financially, nasa hardship, may hirap pa rin ang finances ng company dahil sa ano nga. Although lahat ng office sa building, bukas na kami, siya pa lang ang pumapasok. Kaya hindi ko alam kung mapapasukin niya pa ako. So, provisions from God. Anything else na gusto natin ipanala? Ikaw si Sir Lenlen, may prayer request. Ano po, sa frontliners, nasa frontliners kasi nagbabantay rin ako. At the same time, I'm looking for a job na may sisimulan sa schedule. Kasi 2 days, 3 days lang ang ano ko eh, work. So I need additional, parang gano'n. Plus yung safety ng, kasi nagbabas ako eh, no matter what. Kasi ang Uber at saka Lyft masyado ng mahal. Tsaka alisin na yata yung Uber eh. Ano? Aha, inalis na yung Uber, Lyft na lang. Kaso, they take advantage yung prices ng yung mga ano, yung charges nila. So, might as well stick sa bus. Kaso sa bus, marami kang ano, marami kang katabi.
hindi na nila kasi iniinaano eh. Hindi na nila nililimit yung passenger. Mm-hmm. Tayuan na rin. So, malaki din ang possibility na magkaroon ng ano. Mm-hmm. Yep. Siyempre, panalangin natin yung workplace ni brother po. Any pre-request ba para po, Secretary? Ay, dagdag. Pastor, dagdag ko lang pala yung may COVID. Yung best friend ko rin sa Philippines, positive news kasi siya, her name is Marian. Marian? Meron din po pala, Pastor, akong meron din kaming kaibigan na sa San Diego. Meron po siyang COVID din. Ano pero ang pangalan po niya, Rina. Hindi ko alam kasi yung okay. Hindi ko po alam yung happy. Rina lang po siya. Rina. Rehina. Atin. Si kilala. Meron po siya ngayon. Kilala naman siya ni Lord eh. Opo. Si Rina po. Nasa San Diego po siya ngayon. Oh. Meron din po siya kasing ano, meron din po siyang breast cancer, diabetic siya. Lahat po ng ano, nasa kanya na. Lahat ng sakit ni ano. Oo. Kasi kaya mahina po yung resistance niya. So, sana makilala niya Panginoon. Friend po siya ng friend namin. Anything else? Panalangin natin ang service nila, Pastor Manny, yung WIFA service. Yeah, panalangin natin. Kasi nagsiservice sila ngayon itong oras. So, panalangin natin sila. Tsaka magtuloy-tuloy at walang sakit. So, anything else na gusto natin panalangin? Thanksgiving, prayer request, anything else? Ako, talagang pinaka-priority ng panalangin ko is yung LA First Peace mo, yung church, na that the Lord will use us mightily. Na magamit itong pandemic na to for us to bounce back. And madagdagan din tayo mga workers. Anything else? Tingnan tayo. So, 25 itong items na to. Pwede nating hatiin sa taglilima. Okay ba kayo? So, sa first five, nababasa niyo po ba sa group chat? So, yung walang naka-post dito. Wala akong nakikita. Sa Zoom group chat. Nakikita niya. Pero pwede na lang banggitin. Ayan po. So, yung unang lima, siguro, i-assign natin si Sister LV. So, saan po yung lima? Yung first five po na... Children, youth, teachers. Yung po ba yun? Yan ako po. Babanggitin ko. Yung number one, yung children. Number two, yung youth. Number three, men's ministry. Number four, women's ministry. And number five, couples ministry. So, papanalangin po natin na magkaroon tayo nito mga to. Mag-provide ng Diyos sa mga leaders dito. At magkaroon tayo ng discipleship process dito. Number six to ten naman, i-maranan. Number six, worship team. Number seven, prayer team. Number eight, assimilation ministry. Number nine, sign language ministry. And number 10, Zoom ministry. Yan. So, number 10, Pastor? Zoom ministry po. Zoom. So, magkaroon tayo ng worship team. Mas madagdagan yung worship team natin. Tapos, yung prayer team natin, magkaroon tayo ng... Kasi pagbalik natin ng Sunday, mawawala yung Zoom prayer breakfast natin eh. So we need to find another time to meet and pray. Pero before service, pwede tayo mag-pray din. Assimilation ministry, yan yung handa natin yung mga papasok na dito sa Amerika. And siyempre, sign language ministry, na bigyan tayo ni Lord ng tao na marunong mag-sign language, na pwedeng mag-sign language habang nag-preach. At siyempre, turuan tayong lahat.
Number 10, siyempre, Zoom ministry, mapalawak pa natin. Nakuha natin yung mga tao. Tapos, number 11 to 15, si Brother Bong. Number 11, ma-enhance yung relationship within the church. Number 12, yung reopening ng simbahan natin. Number 13, yung midweek service natin, ma-re-establish natin. Number 14, si Maria na taga-Quest, pagalingin ng Lord sa stage 4 cancer. Number 15, siyempre si Sister Perry, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil dininig na ang ating panalangin noong last Friday pa lang, ayos na, sinuod na ni Lord. Number, yun po, 11 to 15. Number 16 to 20 naman po, si Sister Lenlen. Pagpipray po natin, Sister Lenlen, number 16, si Sister LV, Thanksgiving for number 17, yung COVID positive, ang pangalan niya ay si kasamahan ni Sister Terry. Tapos, number 18, kaibigan ni Sister LV, ni Pastor Bert, si Noel David, may kidney stones na ma-remove ng Lord. Ma-ready siya sa prosedyo. Number 19, si Stephen, yung kanyang school enrollment. Ma-enroll siya sa dalawang schools at wala nang problema to sa kanyang pasukan. Number 20, siyempre, provision para kay Sister Faye Maranan mula sa Panginoon. And ako na yung number 21 hanggang 25. So, meron po ba kayong gustong itagdag? Meron pa po ba? Or una tayo? Simula na po tayo. Sige po. Pangunahan ko yung panalangin tapos susundan ako ni Sister LV. Let's pray. Hallelujah. Panginoong Ama, dinadakila ka namin. Maraming salamat po sa kahalagaan, sa power, Panginoon, ng panalangin. Maraming salamat po na dinidinig niyo ang bawat panalangin sa aming labi. Thank you, Lord God, na bago kami magmanalangin, sinasagot niya na yung panalangin namin kagaya ng ginawa niya kay Sister Terry. Ngayon, dalangin natin na pagkasan yung aming mga kasalanan. Panginoon, hindi kami ng patawad sa mga pagkakamali namin. At Panginoon, hinihiling namin sa inyo ang mga sumusunod na lista ng request, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, yung request sa Sister Lenlen na additional na bagong trabaho para sa kanya. Yung way of commuting, Panginoon, kayo po mag-provide para sa kanya. Lagi niyo po siyang ingatan, Panginoon, sa araw-araw at i-bless niyo po lahat ng kanyang hawakan. Salangin namin, Panginoon, yung iwan praise si Brother Tom, na patuloy niyo po na kayo po mag-ayos, kayo po maglagay ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. Kayo din po lalo na kay Brother Bong, na ingatan niyo po siya sa araw-araw at bigyan niyo po siya ng peace sa kanyang puso, Panginoon. Patuloy niyo po siya mag-provide, Panginoon, bagong trabaho, bagong projects para sa kanya. Naingat namin, Panginoon, sa inyo si Marian, Panginoon, na meron po siyang dalangin namin na pagalingin niyo po siya, Panginoon, pagalingin niyo po ang kanyang katawan at pagalingin niyo po siya. Ganun din po si Rina, Panginoon, na meron po siyang COVID, meron diabetes at may complications. Pinataas namin ang pangalan niya, Panginoon, sa iyo. Alam namin, Panginoon, specifically pag binanggit namin yung pangalan, kilala niyo po sila. Hindi po maikling ang kamay niyo, pwede niyo gamutin sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga susunod na panahon, Panginoon, mai-ready nyo kami, Panginoon, sa tamang panahon kung kailan kami magbubukas. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Father, Panginoon, salamat po sa umagang ito, O Diyos, na yung pinagkalog sa amin. Alam niyo na po, Panginoon, na aming mga dalang sapagkat alam niyo po ang kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Lahat po ng aming mga concerns,
Panginoon. Kung man po ay personal o sa aming church, Panginoon. Alam po, Panginoon, na ito inyong naririnig. At ito po inyong pakikinggan. Alam po namin, O Diyos. And we believe that, O God, by faith. So, Father, now we pray for our, for the children ministry in the church. Na alam niyo po na ito ang kailangan ng mga bata when they are growing, that they will know you truly, Lord God. That raising up a children, a godly children, Lord, sa bawat churches, O God, especially Sunday school, that they need it, O God. So we pray for children to come, O Lord, na makakilala sila sa inyo habang malilit po sila, that they will come to know you at ang iglesia po ay mag-i-increase in numbers, O Lord, dahil sa mga bata ito. Because we know that they will be the next generation. They will become leaders also, O Lord, someday. At gayon din po yung youth ministry, and we also pray for the youth ministry, Lord God, to reestablish it, Lord God. Lahat po ng mga dadalo mga kabataan, Panginoon. We are praying for them. Our children are also youth, Lord God. We pray for them, Lord. We pray for other youth, Lord God. At kahit na ano pong edad, basta po si- they feel that they are young or youth, they are welcome to come and join us for the ministry, Lord God, that they will be involved in music ministry and in community service, helping the church, Lord. Nalagay niyo po yun sa puso ng bawat. Kayo po aming dalangin, lalo na po sa aming mga anak, lalo na po sa mga youth pang darating. And we also pray for teachers na that they will have the heart to teach, Lord, especially sa mga kabataan. And that they will have the heart to teach and in the ministry, Lord, to help the church. Not only the church, but the community as well. And Lord, we pray for that. And we know that you are answering our prayers. And also, we pray for the, all the couples, the men's and women ministry as well, Lord, na maglagay po kayo ng mga men's na they fear God, that they love God, that they love sharing the, your words, Lord God, that they love to exalt your name. So, Lord, and we pray for these men, so Lord, na maging tumayo po sila in their, on their faith. Ikaw ang kanilang ipagmalaki, O Diyos. So, Lord, we pray for those men, Lord God, na makiisa, magkaisa, at, ma, at with the ministry na magkaroon po sila ng desire to serve you. And to share your word with other men, Lord. Ganun din po ang women, Lord. We also pray for women ministry na magkaisa po kami bilang women at para malaman po namin kung ano po yung mga needs ng bawat women, Lord God, that we will listen and you will listen, Lord, to our prayers also, to our needs. Salamat po, Panginoon. And we know that all these prayers that we are, you already heard it, Lord, and you are already answering it right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, at amin pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sister Fe. Yeah. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for the nice morning. Lord, I lift up to you, Lord, ang worship team ng aming simbahan. I pray, Lord, that you will touch the hearts of those people whom you are leading to join the worship team, na mapunta po sa puso nila, Lord, ang commitment para makapag-join. We pray, Lord, for people who can join this worship ministry. Hindi na po, Lord, kailangan maging magandang boses. Basta yes, ang heart po nila ay para makapag-worship sa inyo, Lord. Amen. I-guide ang simbahan namin para i-worship po kayo, O Lord. I pray for those people, and I know, Lord, right now, you will send people, O Lord, who can join yes, our worship, Lord. Yung mga walang boses, Lord, pagandahin niyo po ang mga boses namin para makapag-worship din po kami sa inyo ng all our hearts. I lift up to you also our prayer ministry. I pray, O Lord, for all the members of our church na lalo ngayon hindi masyadong committed umaten sa mga Bible studies namin, sa mga meetings namin online. Mga nanghihina spiritually, Lord, siguro dahil puro, Lord, sa sitwasyon. I pray, Lord, ibalik niyo po sila, bigay niyo po sa kanilang puso, Lord, na kailangan po namin kayo, kailangan po namin ang prayer, yes, O Lord, para malakpasan po, Lord, kung ano man po nangyayari sa paligid namin. I pray, Lord, na mag-commit po ang mga members namin. Alam naman po nila, Lord, kung saan kayo katatagpuin, pero ayaw po nilang bigayin kayo ng oras, O Lord. We pray for them, O Lord, na mag-commit po sila. I also pray for the assimilation ministry, Lord. Alam po namin na marami rin pong tao na
nangangailangan sa inyo, especially those people who came from the Philippines na nag-migrate dito, na naghahanap ng simbahan, O Lord. I pray for people who can help them find churches, O Lord, na makapag-join sa amin, O Lord, na sana po, Lord, pa-lead sila sa aming simbahan, lalo na yung sa mga baguhan na nangangailangan na inyong salita. I know, Lord, you will use people, O Lord, to help us grow our church in numbers, O Lord. Not just in numbers, but spiritually, na maging committed din po sila at magsaliksik sa inyo, O Lord. I also lift up to you, Lord, our sign language ministry, you know, Lord. Marami po rin po alam na, naniniwala po, marami rin po sa kapaligiran ng LA Church na hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita. Disabled people, O Lord, who do not know where to go, O Lord. I pray, Lord, that you will send someone who can lead us in this ministry, the disability ministry, O Lord, for people, especially for Stephen, na kailangan niya po, Lord. Yes. Thank you, Lord, and I know you will answer this prayer, O Lord. Lastly, I pray for the Zoom ministry, Lord. Lord, I pray na maging malawak pa po itong Zoom ministry namin. I pray for people whom I have invited in the Philippines because I believe, O Lord, kailangan, especially my siblings, na kailangan nila makarinig na inyong word. Marami po silang naging nadaraanan na hindi po nila, Lord, ma-soul. And I know and I believe that we can use this Zoom ministry to reach out to them, O Lord. I pray, Lord, that my sister will respond in joining us. Right now, O Lord, she is in a problem situation, O Lord. I believe that this Zoom ministry, which I am inviting her to join, will help her spiritually, and she will, the words that we are sharing, O Lord, will open her mind and her heart, O Lord. Mm-hmm. And I believe, O Lord, nothing is impossible with you. Everything that we have been praying for, O Lord, I know there will be answers, O Lord. And I believe you are the one moving in our midst with the guidance of our Holy Spirit, O Lord. Thank you, Lord. And to God be the glory in Jesus' Amen. Name. Amen. Amen. Brother Paul. And Father, we just thank you, Lord God, for this day, Lord God. We know that this is the day that you have made, Lord God. We will rejoice, Lord God, and be glad. Yes. Lord, you, Lord God, for prayers and requests, Lord God, and help to keep them, Lord God. We pray for the enhanced relationship, Lord God, especially in our church, Lord God, that you would revive us again, Lord God. May our first Lord God, be restored, and may we have this sign, Lord God, of meeting together to pray to Lord God and worship you in spirit, Lord God. Lord, you know that we cannot be but meeting together, Lord God, but instead we should encourage one another, Lord God. And meeting personally, Lord God, is one way of reducing our stress, Lord God, and also praising you, Lord God, for the blessings that you have bestowed upon us, Lord God. Lord, we pray for our reopening. Lord, I don't know when, Lord God, but you, Lord God, would say when is the proper time, Lord God. So we put we put our trust in you, Lord God, that you would give us this date, Lord God, so everybody will be saved, Lord God. Lord, we pray for our midweek service, Lord. Yes. You know that this one way of picking out to workers, Lord God, who cannot make it on Sunday, Lord, we pray that we may be able to reach those people who hunger for your word, Lord God, but cannot do it on Sundays, Lord. Lord, meet us, Lord God, as your channel, Lord God, in sharing your word. Lord, we also pray for Maria of Christ, Lord God, suffering from faithful cancer, Lord, and we believe, Lord, that nothing is impossible with you, Lord, by your command, with your with your will, Lord God, her health will be restored. So we lift her up, and also we pray that she would be able to know you and accept you
as your personal Lord and Savior. Mm-hmm. Lord, for the blessings, Lord God, for my wife, for the negative result, God, of her COVID test, Lord, for our daughter, Lord God. Lord, we thank you, we praise Lord God, for all these blessings, Lord. We know that you are our doctor, our healer, Lord God. We pray, Lord, for our friends, Lord, also suffering from COVID-19, we pray for the healing, Lord. Amen. Oh, Father God, thank you for this blessed Sunday. I pray, oh Lord God, to send the Holy Spirit to teach us how to namin malulunasan ang aming mga problema na dumarating sa aming buhay. Isa na po rito ang mga kasakit, hindi lang po sa aming mga kapatid sa simbahan at sa iba pa pong lugar. I pray, O Lord God, na si Sister Elvie matanggal na po ang mga sakit sa katawan para po makapag-serve po siya sa iyo at sa kanyang mga dapat kagawain. Ang mga kapatid ko po na nagkaroon ng COVID, si Regina, si Noel, Pagyo, at ang iba pa pong mga kapatid namin na hindi namin malaman kung sila ay dahil po sa sinulatan namin, tinawagan namin at hindi pa sumasagot, hindi po namin alam kung ano sila. Hindi pa rin that everything will be okay. I pray, Lord, na ang COVID ay mabibigyan ng lunas, na ito ay magiging isa na lang sa mga ordinary sakit na madaling gamutin. I pray, O Lord God, na sana lang po na matalo namin ng aming mga immune system dahil itong vaccine virus na dumadanat na lumaganap sa buong mundo. I pray also, Lord, sa inyong makakuha po ng schedule, maayos na po yan sa may east side ang kanyang klase. Nasa ganun po ay hindi na siya matapos na po siya sa kanyang mga sa kanyang pag-aaral. I pray, oh Lord God, na jobs for Sister Faye. At the same din po sa mga tao naghahanap, dahil maraming walang trabaho ngayon na naghahanap. Ang ekonomiya namin ay bumabagsak. At maaaring ito ay pagsimulan ng pagkakagulo ng mga tao. Lord, I pray for jobs. Financials and economic growth. Sana po, Lord, ang mga problema ito, maka-adjust kami at magawa po ng paraan sa inyong bulong, sa Holy Spirit. Ito po ay madudunasan. Wala pong problem, wala pong imposible sa inyo. In Jesus' name. Amen. Lord, we pray for the service ongoing sa WIFA, Panginoon. We pray for Pastor Manny and Sister Hansel, Lord, as they minister to WIFA, Lord God. We thank you. We love you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Kilala niyo po si, si Pastor Marcelo. Ano yun? Proseso Marcelo. Kilala niyo po yun. Yung abdi ng panalangin. Familiar ba kayo nun sa Pilipinas? Sa DCAS? Yeah. Ay, hindi po. Hindi, Pastor. Naalala. Bakit, Pastor? Naalala ko lang po kasi yung program niya sa nung bago akong Christian. Lagi ako nakikita doon sa program niya. Prayer lang yun. Parang ganito, prayer lang. Hindi ko na makilala yung mga pinagpipray niya. Basta nakikinig lang ako. Hindi pa ako Christian yun. Basta gusto ko lang na makinig sa prayer niya. And naisip ko lang na kaya pala interesado ako na gano'n. Time will come that na baga nagtatanim lang ang Diyos ng prayerful heart. No? And I hope na may bahagi natin to sa lahat ng members ng simbahan para matuto rin lahat manalangin. Maraming salamat po. Tama-tama okay. Delayed yung pagkaka-upload virus.
mga abutan nyo pa yung service. Pastor, si Julie pala, si Julie at Sin. Kinukumusta sa kayo lahat. Oo, oh, kamusta rin. Nasa siya? Nasa siya, Pastor? Nasa. Nasa si Sister Julie ngayon? Australia? Ah, nasa Australia. Oh. Okay naman siya, Pastor. Kumusta lang. Kamusta rin po. Pastor, I want yung mamayang gabi, Pastor. Si Sister Fe. Sining Sister Fe. Sino ba? Yung meeting with Pastor Greg. Ay, sa ano po yun? Next Sunday po. Sunday, hindi po Sunday. Sa September 6 pa yun, Pastor. Mother po. Thank you. Thank you, Pastor. September 6. I hope na makarating si Sister LD at si Brad Aserbert. September 6, yung ating board meeting with the district superintendent. Zoom po yan? Zoom? Ah, hindi po. Ano po? Face to face. In person po. In person with Greg Karma. Board meeting. Actually, hanggang ano oras yun? 7 to 9. 2 hours lang. Okay. Saan po yon? Saan po gagawin? Sa Santa Clarita po. Dito po. Ah, Santa Clarita. So, ang panukala ni Pastor Manny mag-van na lang yung mga board na manggagaling sa LA. Yung church van. Yan. Yeah. Taga dito rin si Pastor Greg sa Santa Clarita. Yan. So, hope to see you all. Maraming salamat. Magandang umaga. At i-share natin yung message ngayon kasi evangelistic siya. It's about new beginnings, new life, new hope. So, ay, Pastor, thank you pala doon sa message mo nung Wednesday in tungkol sa Windows. Windows, ano ba yan? 1040 Windows. 1040. Yeah. Oh, kasi doon po namin yung pinagpipray sa Nuho, pero hindi man explain. Ano ba yung 1040 na yun? So, naintindihan ko na rin. Pero po, ano? Mapapanood po ba yun? O hindi nakatape? Nakatape siya. Pwede niyo pong balikan siya sa Facebook, sa YouTube. Meron sa YouTube. Sinalang na ni Jairus. Medyo na late lang siya. Sakto lang din tayo. Na-late din tayo. Pastor, sino yung kausap nyo nung Friday? Tatlo lang kayo eh. Nakita ko eh. Nakating yung phone. Taga-ano po? Taga-teacher po yun. Taga-South Carolina. Oh. Ano po yung si Serby? Wala po yung sa ano po, yung sa YouTube. Kasi po sinisend ko po sa mga friends ko sa Pilipinas. Yung sa inyo. Yung, at saka po sa answer, hinihintay nila. Yeah. Actually, nakakatuwa lang kasi mas marami pa ako nare-receive na feedback na hindi ko kilala kaysa doon sa simbahan natin. Apo, yung pong mga friends ko po sa ano sa Mission Viejo, saka po yung sa ano ba, dito lang po, meron din dito caregivers din sila, sinisend ko po sa kanila. Yung Wednesday. Yeah, napakalawak na yun na pwedeng ano ng salita ng Diyos. Sabi po ni very clear daw. And it's understand. Ganun. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano, mas marami pa tayo ma-reach out. Okay po. Anything else? Sige po. Can we go? Happy Sunday sa inyong lahat. Hope to see you. Okay. See you tonight. Later po. Okay. Thank you, Pastor. Bye.